mga tolongges na to na nag-i-issue ng mga fake certificate, health certificate, at saka pati swabbing, pati COVID shield, lahat iniimprenta. Nakalawit na po yun ng Manila Police District o ng SMART, no? Headed by Colonel Ibay of Manila City, o, through the effort, of course, and leadership of General Francisco. Itong mga talipandas na ito, mga kababayan, ginagahasa ang kahinaan natin. Nahuli na po natin yung mga suspect na involved doon sa pag-i-issue ng mga health certificate. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Di ba? Tingnan po ninyo. May resibo pa ng gobyerno. Ayan po. May pirma pa kuno ni Dr. Fox Pangan, tapos nakalagay negative. Tingnan ninyo. Pirma pa kuno ni ano, ni Doc Fox. Ayan. No. Nakakalungkot isipin. Tingnan niyo po. Tingnan papasukin 'yan. Diyan na lang sila sa ano. Tingnan niyo. Ayan, alam niyo ba yung COVID shield? Ito yung ginagamit para sa travel. Ayan, pinepeke. Sinyas. Kawawa naman yung PNP chip. Napiprint lang. Tingnan ninyo, ha, mga kababayan. Ewan ko ba, ano ba yung sa utak natin? Tingnan mo itong mga lokon to. Ayan, no? Testing center. Ayan, ipakita mo nga, kaya ba ipakita yung mga loko? Pwede mo ba ipakita? Ayan, so. Ito, pati UPPGH. Ayan po. Ayan, si Police Officer Arcilia, katabi yung suspect. Ito po, malaking sindikato to. Umasa kayo, mga kababayan. Ito, tutuldo ka na namin. May pandemya. Nagkakaleche-leche buhay ng tao. Ha? Dami namamatay. Ayan po, nahuli po sila. Pati yung hinahanap po namin ngayon, 8 Chinese na hindi mo maintindihan yung mga tulog blatang pangalan, na gumagamit ng address ng barangay pero nowhere to be found. O kayo naman, mga testing facility, kayo, naisip nyo kumita lang. Di ba? Ay, hindi ko may inaalis sa inyo yan, ha? Na kumita. Hanap buhay yan, eh. But you have to also do some due diligence. Hindi pa kayo nagtataka, sabay-sabay nagpapatest sa inyo, ha? Tapos iisa address. Tapos sa mga pangalan, alam nyong banyaga. Hindi nyo man lang tiningnan kung kailan sila pumasok sa bansa. You know, ang tawag doon, malasakit, eh. Tapos ito, magbebenta ng fake na health certificate sa katese. Ito po yung computer nila. Yeah. Nakuha lahat. Ayan po yung laman, oh. Nakikita ninyo, mga kababayan. May laman, oh. Piniprint lang, oh. Nakita nyo, mga kababayan. Okay. Now, ngayon. Ito. Panawagan ko. I hope matuto kayo magbasa. Tigil nyo na to. May pandemya. Alam ko mahirap ang buhay nyo, pero hindi sapat na dahilan na gumawa kayo ng mga criminal activities, falsifying documents, public documents, particularly health certificate, while we are under the state of health emergency. Okay? Kung sino man ang mga involved,
ay papapanagutin namin kayo sa batas. Okay? We will continue to follow the rule of law. We will continue to recognize the system. No? But ang lahat ng bagay may tuldok. Huh? So, mga kababayan, ako naman yung nakikisuyo. No? Yung isang hinahanap ninyong kagaangan sa buhay para makakuha lang ng health certificate, ha? Para makapagtrabaho, which is tama naman. Eh, dahil kayo bumibili ng kagaangan, ini-expose ninyo ang inyong sarili sa kapahamakan. Kita ninyo, naloko kayo. Print lang sa kabilang kanto. May modus operandi, pupunta sa mga negosyo, tindahan, mga food chain. O, tulungan na namin kayo makakuha ng health certificate. O, magtaka kayo. Bakit kayo hindi chinek? Di ba dapat ang normal is iche-check ka sa laboratory? Kasi may bayad yun na mababa. Pero ibebenta nila sa iyo na mas mababa, 500 daw. O, tapos after 1 week, bibigyan ka na ng health certificate na ikaw mismo, alam mo na hindi ka in-inspection. O, ibig sabihin, ikaw din ay pumapayag sa illegal activities. Alam mo yun. Kaya kayo mga kababayan, huwag nyo nang gawin yan. Libre naman halos na sa Maynila. O gusto ninyo ng swabbing, huwag na kayo magpunta sa private. Magbabayad pa kayo. Tapos hindi nyo rin alam, katulad yung nahuli natin this week, hindi nyo rin alam kung talagang tinetest ba yung mga sinuswab sa inyo. Talaga ba nilalagay sa laboratory? Paano kung halimbawa, sinabi negative kayo, pero positive pala kayo? Paano na ang pamilya mo? Paano na ang mahal mo sa buhay? Paano na mga kakilala mo at kaibigan mo? Paano na ang bansa? Or, baka naman, ikaw ay negative, ngunit gusto mo positive. Para nasa ganun, hindi ka pumasok sa trabaho, makagawa ka ng excuse, o kung ano naman dahilan. Tapos magbabayad kayo ng 3,000, magbabayad kayo 2,000. Sa Maynila, libre testing. Dito nga, 1-2 eh. 1-2 sawa eh. Kahit peace of mind lang eh, nabibili sa Maynila eh. Binibigay namin yun, hindi namin pinagkakait kahit kanina. This doesn't help. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit maraming positive, maraming negative, or whatever it is, or hindi na ako magtataka, katulad ng duda ko, no? Katulad ng duda ko, na baka mamaya, no? Baka mamaya, hindi na totoo yung numero. Ito po ang masakit na mangyayari dyan. Kapag gumulantang sa mga policy maker ang malaking numero, magdidesisyon niya ng mabigat. At pag nagdesisyon niya ng mabigat, lahat tayo maapektuhan. Tayo rin naman ang mahirapan sa buhay. Eh buti ng buti, napipiga ko pa yung bimpo. Nakakuha pa ako ng katas. Ba't hanggang kailan? So, para talaga maging successful ang ating laban sa pandemya nito, huwag na kayong papasok sa mga ganito. Convenience lang binibili nyo eh, pero naloloko naman kayo. Ha? Sige. Anyway, I hope you understand, no? Huwag tayo magugulat isang araw o ilang oras, maybe a few days, magdeklara ang gobyerno ng mas maigpit at tayo naman ang mahirapang pare-pareho. At tapos, ang gagawin naman ng ilan, magtuturuan. Pero bago tayo magtuturo, ha, tingnan natin, o tatlong daliri nakaturo sa atin. Kaya nga ayaw ko yan mga away-away na yan, sa totoo. Kaya lang itong mga lokon to, ayan, nakadadagdag pa sa problema ng bansa. O, ayan na, nakalawit na. So, mga kababayan,
Mabigat na mabigat po talaga ang loob ko ngayong araw na ito. Dahil sa dami ng nahihirapan na buhay. Okay.